Okay, magandang araw sa ating mga kalatigo. At samahan niyo ako at pag-usapan natin itong pagbibigay ng huling pamamaalam ni Calbayog City Mayor Ronald Aquino na binigyan nga ng pamamaalam at inilibing kanina dyan sa kanilang lungsod sa Calbayog City dyan pa rin sa lalawigan ng Samar. Ito po ay kaugnay pa rin sa pag-ambus at pagkakapatay ni Mayor Ronald Aquino at ng kanyang mga kasamahan na driver. Ano? Ang kanyang driver ay si Dennis Abayon at ang kanyang police security escort na si Police Staff Sergeant Rodeo Balonso na namatay din at pagkasugat ng malubha ng isa pa niyang staff. Ang pangyayari ito mga kaibigan ay nitong nakaraang March 8 bandang alas 5:30 ng hapon habang binabagtas ng sasakyan ni Mayor ang kahabaan ng kalsada sa may tulay sa may Labuyaw Bridge sa Barangay Lunoy, Calbayog City mga kaibigan, kung saan habang binabagtas nga ng ni Mayor at ng kanyang mga kasama, nalulan sila ng Nissan van, ano, na bagong bili ng lungsod ng Calbayog City, ay ayon sa kwento, no, ayon sa unang report ng PNP, ay may napansin daw si Mayor na sumusunod na sasakyan sa kanila at kay nahinala daw ito at ito daw ay binaril ng grupo ni Mayor yung mga nakasakay doon sa sasakyan na nakabuntot sa kanila at napag-alaman na yung sasakyan na iyon ay pawang mga PNP personnel ang sumusunod sa kanila. Yan po ay ayon doon sa unang report ng PNP. Subalit ayon naman doon sa mga testigo na nakakita doon sa pangyayari, habang binabagtas ni Mayor at ng kanyang kasama na nakasakay nga sa Nissan van, no, na ni Mayor ay binangga ang kanilang sasakyan ng mga sinasabing mga namaril sa kanya, no, binangga sa puwitan. Tapos itong sasakyan nga ni Mayor ay pumihit papuntang kaliwa at doon na raw sila pinagbabaril ng mga suspect, no, na kung saan nga ay ikinamatay ni Mayor at kanya kasamang security escort na si Police Staff Sergeant Rodeo Balonso at ang kanyang driver na si Dennis Abayon at malubhang pagkasugat ng kanyang staff. Pero bago, ayon sa mga testigo at ayon na rin doon sa kasama ni Mayor na kanyang staff na nabuhay, no, si mapalad na nabuhay, ay sinasabi nga nito na binanggang ang kanilang sasakyan ng mga nasa likod nila na sasakyan. At ito'y napag-alaman ng mga pulis. At sabi nga nitong testigo na kasama ni Mayor na nabuhay ay bago po nalagutan ang hininga si Mayor, ay nakabaril po ito ng dalawang pulis at namatay. Ano? At doon nga ay natuklasan ang kanyang nabaril na dalawang pulis ay itong si Police Captain Joselito Tabada na Police Chief ng Gandara Municipal Station, ano, at isang nagngangalang Police Staff Sergeant Romeo Lauyon, no, na namatay din, na napag-alaman na itong si Police Captain Joselito Tabada at si Sergeant Lauyon ay natagpuan po ito sa ilalim ng tulay. Kung saan, ayon nga sa kwento na mga testigo ay nung mabaril ni Mayor, itong si Captain Tabada, itong si Sergeant Lauyon, ay kaagad na tumakbo ang mga ito papunta doon sa ilalim ng tulay. Tumaka sila, kumbaga, parang nga naman hindi sila makita. Subalit dahil nga sila may mga tama sa, ano, petal yung tama nila, sa tagiliran ang tama nila, ano, malapit sa may puso, kung kaya't doon na rin binawian ng buhay itong si Police Captain Joselito Tabada at itong si Police Staff Sergeant Romeo Lauyon, no, na namatay din. At doon natuklasan ay nakabunit pa itong si Sergeant Lauyon. At dito napag-alaman ng mga otoridad na may dalawang pulis na namatay, no, na nabaril nga nitong si Mayor. At bago nga siya namatay at tinaddad ng bala,
At ang nakapagtataka dito mga kaibigan ay sinasabi ng PNP na ang grupo raw ni Mayor ang una nagpaputok. Pero taliwas pala ito sa mga kwento ng mga testigo na ang sasakyan ni Mayor Ronald Aquino ang talagang binaril. Okay, panoorin natin itong video ng pagkakaambos sa sasakyan ni Mayor at ikinasabi ng kanyang makasama at maging mismo ang alkalde. Panoorin natin ito. Ayun o, mga kaibigan, nakita naman po natin na patay na po si Mayor pero binalikan pa po ng isa sa mga salarin at muli po siyang pinagbabaril ano, para matiyak na siya nga talaga ay wala ng buhay kung kaya't siniguro na hindi na ito mabubuhay pang muli. At ayon sa ating natanggap na report, si Mayor po ay tumanggap ng tama ng bala na umaabot sa 39 na bala ang tumagos sa kanyang mga katawan. Kaya nga imposible pa itong mabubuhay si Mayor Ronald Aquino. Kaya't ganoon na lamang ang pagdadalamhati ng kanyang mga taga-suporta at ng kanyang mga pamilya. At ngayon, dahil dyan sa pangyayari na yan, ay talagang galit ang mga mamamayan sa Calbayog City. At ito naman mga kaibigan, panuorin naman natin ang video na huling pamamaalam ng mga taga-suporta ni Mayor Ronald Aquino at kasama dyan si Congressman Edgar Mary Sarmiento. Panuorin natin. Isa sa Kung ngayon, ang mga lideres sa primero ni
kita kagayon para sa inyo. Ipuputang lang ang anong gusto kung makikitan ko sa atong ikasin sa kagayon. Ano nakita o natin na hindi po ang kanyang galit at ganoon na lamang ang pagdadalamhati nitong mga taga-suporta at mga kababayan ni Mayor Ronald Aquino. Panoorin po natin ulit. Napanood po natin kung gaanong ipinakita ng mga kababayan ni Mayor Ronald Aquino ang pagmamahal, no? Pagmamahal ng mga tao sa kanilang mayor na napaslang, na inambus nga kamakalawa at ikinasawi ng kanyang police escort na si Police Staff Sergeant Saurio, no? At kasama din diyan si yung kanyang driver na si Abayon, ano, at pagkasugat na maluba ng kanyang staff na kung saan ay binigyan nga siya ng pagkilala, no, huling pamamaalam ng kanyang mga taga-suporta, at kasama na diyan si Congressman Mary siya Congressman Edgar Mary Sarmiento. Sobra ang pagdadalamhati, sobra ang galit, no, sa nangyari sa kanyang kaibigan na si Mayor Ronald Aquino. At sabi nga ni Congressman Edgar Mary Sarmiento, walang iba, no? Walang ibang dahilan kung bakit napatay ang kanyang kaibigan na si Mayor Ronald Aquino. Ito ay dahil sa politika. So malinaw po na talagang sinadyang patayin si Mayor Ronald Aquino ayon kay Congressman Edgar Mary Sarmiento. At kitang-kita naman doon sa video, mga kaibigan, na inyong napanood ay talaga namang patay na si Mayor Aquino, ay binaril pa ulit para matiyak na siya ay hindi na makakahinga pa o hindi na makakaligtas sa pinakawalang mga bala na natamo nito na umabot sa 39 na bala, kaya imposible pang mabubuhay si Mayor Ronald Aquino.
At ayon naman sa ating panayam sa anak ni Mayor Ronald Aquino na si Mark Aquino, ay talaga naman na sobrang kanilang pagdadalamhati, paghihinagpis at malaking kawalan si Mayor Ronald Aquino sa kanilang pamilya at sa kanilang mga kababayan sa Calbayog City, dahil si Mayor Aquino lamang ang nakapagpaunlad sa kanilang dating bayan na ngayon ay naging lungsod, kung kaya't siya marahil ay minahal ng gusto ng kanilang mga kababayan. Kaya nga sabi ni Mark Aquino ay doon na lamang niya nalaman na sobra ang pagmamahal ng kanilang mga kababayan sa kanyang tatay, dahil sa ilang araw na pagkalagak ng labi nito sa sports complex sa Calbayog City ay nakita nila na dagsa-dagsa ang mga tao na nakiramay sa burol ng kanyang ama na si Mayor Ronald Aquino. At dito rin, mga kaibigan, napag-alaman natin at napanood natin ang mga videos na bago napatay si Mayor Ronald Aquino noong 2018, bago maghalala ng 2019, ay talaga namang doon sa mga video na yon ay makikita na talagang politika nga ang dahilan ng pagkakapaslang kay Mayor Ronald Aquino, dahil marami itong mga pinapasaringan na mga sinasabi niya mga political dynasty, no? Kaya marahil ito ang dahilan kung bakit siya ay pinatay. At gayunpaman ay ganun pa rin ang patuloy na pagpapaganda ni Mayor Ronald Aquino sa kanilang bayan, at yun nga lamang ang naging resulta ng kanyang pagiging totoong tao. Yung ang kapalit nito ay ang kanyang kamatayan. Kaya sila Congressman Edgar Mary Aquino, Congressman Edgar Mary Sarmiento, ay ganoon na lamang ang kanilang paghihinagpis, dahil ang kanyang matalik na kaibigan ay wala itong pinakitang masama, wala itong kaaway, hindi ito involved sa illegal na droga gaya ng baka maaring paratangan siya na siya involved sa droga, maliban na lamang sa ito ay nagkaroon muna ng kaaway ito na isang mataas na opisyal ng PNP, at sinasabing niling siya o maging si Congressman Edgar Mary Sarmiento ay niling din sa droga, at si Mayor Aquino, subalit ito'y Kinlerd ang kanilang pangalan ng PDEA, kung kaya't malinaw daw na ito isang politika, at sila kailanman ay galit sa illegal na droga dahil sila ay sumusuporta sa kampanya ni Pangulong Duterte na pugsain ang illegal na droga. At yan lamang ang madamdamin na pagbibigay ng huling pamamaalam ng mga supporter ni dating mayor at napaslang na si Ronald Aquino. At kung bago ka sa ating channel, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating YouTube channel para lagi kang updated sa mga videos na aming i-upload. Ito pa rin yung kaibigan, Mar Batigas, magandang hapon sa ating lahat.